Mga kapuso, ilang nakalipas na ng mga away trapiko ang nagresulta sa pagkapatay o pagkasawi ng hindi kukulangin siyempre sa isa dun sa mga sangkot sa pangyayari. Pero ano nga bang naguudyok sa isang motorista para makagawa ng krimen dahil lang sa iringan sa kalsada? Alamin natin sa live na pagtutok na ito ni Sandra Aguinaldo. Sandra. Mike, narito ako ngayon sa kahabaan ng MH Del Pilar dito sa Barangay Bungad, Quezon City, kung saan nga naganap yung pamamaril kung saan isang bata ang nasugatan. Ayon sa ilang residente na nakausap ko dito, ay nababahala rin sila dahil first time daw nangyari yung ganoon dito sa kanilang lugar. Ayon naman sa isang clinical psychiatrist na ating nakausap, ay posibleng matinding galit na mahirap makontrol ang pinagmula ng ganyang karasan na kung minsan ay nagsisimula lamang sa mga simpleng bagay tulad ng away trapiko. Dito lang Agosto, nahuli kam kung paanong pinagbabaril ng isang lalaki ang isang tricycle driver na nakagitgitan sa National Highway ng San Juan Rafael, Bulacan. Sinubukan pang tumakas ng biktima pero hinabol siya ng gunman at hindi tinigilang barilin hanggang sa mamatay. November 2009, patay rin sa pamamaril ang 27 taong gulang na si Renato Victor Ebarle Jr., anak ni dating Undersecretary Renato Ebarle Sr. ng Office of the Presidential Chief of Staff. Punot dulo rin away trapiko. 2 buwan pa ang nakalipas bago na-aresto ang suspect na si Jason Ivler na nanlaban pa sa team ng NBI na nag-aresto noon sa kanya. October 31, 1998 naman, bisperas ng undas, nabaril ang buntis na si Felibert Andres ni Inocencio Gonzalez, ang driver ng sasakyan na muntik makabanggaan ang sasakyan ng pamilya ni Andres sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Road rage din ang sinasabing ugat sa pagbaril ni Rolito Go sa estudyanteng si Eldon Maguan noong July 1991. Walang datos ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kung ilang katulad na kaso ang nagaganap taon-taon. Hiningan din namin ng datos ang Philippine National Police o PNP pero wala silang naibigay sa amin. Pero ang mga ganitong kaso ng road rage, pwede raw magawa ng isang taong may problema sa anger management, sabi ng isang clinical psychiatrist. Dala raw ito ng galit na hindi na makontrol. Yung sobrang galit na nawawalan ka na ng kontrol sa sarili mo, this can lead to any rage at saka violence. Ayon sa clinical psychiatrist na si Dr. Bernadette Arsena, dapat ang taong may ganitong problema ay hindi humahawak ng baril. Dapat din daw kumonsulta sa eksperto. Initially, merong ano yun eh, merong trigger, may stressor. Pwedeng humantong sa paulit-ulit na nangyayari kahit walang stressor. Don't let anger rule you. May nakabinbid ngayong panukalang batas na layong magtakda ng parusa sa road rage. Kabilang na dito ang pagkakulong at hindi na kailanman mabibigyan ng driver's license. Pero 2 taon nang nakatengga sa Senado ang Senate Bill 2329 or an act defining the road rage ni Senador Bongbong Marcos. Mike, ayon doon sa ilang nakausap natin dito, rinig na rinig nila yung mga putok pero wala daw silang nasaksihan dahil nga daw madaling araw nung mangyari ito. Pero meron ding usap-usapan dito, Mike, no, na posibleng may nakasaksi at yan nga ang sinisikap matuntun ngayon ng mga otoridad, Mike. At syempre, Sandra, isa sa mga dahilan dyan ay sobrang dami ng baril dito sa Pilipinas na hindi natin alam kung ilan dyan ang lisensyado at kung ilan ang hindi. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.